Puno ang mga ospital sa Indonesia dahil sa biglang pagsirit ng mga bagong COVID-19 cases na sinasabing dahil sa mas nakahahawang Delta variant. Nakapagtala ang Indonesia ng bagong record high ng mga bagong kaso na umaabot sa 56,757. Sa panayam sa ANC, sinabi ng medical director na isang ospital sa Indonesia na nakababahala ang sitwasyon dahil marami sa kanila mga health workers ang kasamang tinatamaan ng virus. Hospitals are packed with COVID-19 patients. In my hospital alone, our bed occupancy rates reach over 90% daily. And I've seen the same case with hospitals all around Indonesia. It's been a hectic condition for Indonesia. Hospitals alone have applied their own protocols, but somehow the surge is very high. And from my side, as a hospital administrator, we are having troubles. We are having difficulties in anticipating this kind of surge. Ang paghihigpit para maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19, ramdam na rin sa Indonesia ayon sa isang dating mamamahayag. Yeah, people are crying for help. They are sad, especially the low income people, because they have to stay at home but they don't have income. So some of them still trying to sell on sidewalk. Yeah, they really the hit hardest hit by the lockdown. Ang OFW na si Richie na nakabase sa Surabaya, bagamat malayo sa sentro ng Jakarta, napansin na rin ang mas striktong pagpapatupad ng mga polisiya laban sa COVID-19. Usually, ang party po dito, hindi po nagkakamali, 8 o'clock in the evening. Pero kapag wala ka pong face mask, nakita ka ng mga sundalo, kukunin ka po nila. So swab test ka, i-isolate ka hanggang hindi ka positive, saka kanila ilalabas. Sabi naman ni Philippine Ambassador to Indonesia, Lee Yong Wee, na naabisuhan na nila ang Filipino community sa Indonesia na mag-ingat. Tinatayang nasa 6,000 hanggang 8,000 Pinoy ang nakabase ngayon sa Indonesia, karamihan mga professionals gaya ng mga guro. Most of our kababayan there, ang advice namin doon, stay home, keep safe, keep healthy, because talagang even mga kasada doon from 10 a.m. to 10 p.m., kino-close na nila just so that the mobility will be lessened. Ayon pa kay Wee, ang mga nagdaang holiday at pagtitipon-tipon ang tinitingnan ngayong rason ng mga otoridad sa paglobo ng COVID-19 cases doon. The real cause there is yun during the month of May, no? They have what they call holiday sila doon, New Year's ng mga Muslim ng ano, and talagang, you know, it was really difficult for the government to prevent them from going to the provinces. But despite of that, pupunta rin sila. Bagong strain ngayon, yung Delta variant, makes it worse. Sa tala ng Philippine Embassy sa Indonesia, may 5 Pinoy ang nasawi sa COVID ngayong buwan. The COVID cases of Filipinos that the embassy has recorded number 57 so far since the start of the pandemic. The 5 deaths that you mentioned is since the 1st of July. And the total number of deaths from COVID of Filipinos, number 10 since the beginning of the pandemic last year. The current active cases of Filipinos with COVID that we have, Carmina, is 13. Apektado naman ng ipinatutupad na travel restriction ang mga Pinoy na nakatakda na sanang umuwi ng Pilipinas sa katapusan ng buwan. And to my knowledge, over 100 Filipinos are booked on this flight, which will be affected by the travel ban from Indonesia. Per our communications with the airline, they will be rebooked to a later flight, and we are in constant contact with the Filipinos here in Indonesia. Itinanggi naman ng Malacanang na naging mabagal ang gobyerno sa pagpapatupad ng travel restrictions sa Indonesia sa kabila ng mga rekomendasyon mula sa mga eksperto.
Hindi naman po too late yan kasi meron naman po tayong datos ng mga dumarating na mga pasahero galing sa Indonesia. Well, unang-una po, wala po tayong turismo at wala rin po tayong business visas except for the long-term investors visa na inisyo natin. Sa ibang parte naman ng Southeast Asia, patuloy din ang paalaala ng Philippine Embassy sa Singapore sa mga Pinoy na hanggat maaari, manatili lang sa loob ng bahay, iwasan ng matataong lugar at ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Nakapagtala kasi ang Singapore ng mataas na COVID cases sa nakalipas na 10 buwan nitong Miyerkules, matapos madiskubre ang mass gathering sa isang KTV bar doon. Sa Malaysia naman, patuloy din ang paglobo ng COVID cases kung saan umabot naman sa 11,618 ang naitalang bagong kaso. Dahil dito, pumalo na sa 867,567 ang total number ng COVID cases sa Malaysia. Johnson Manabat, ABS-CBN News.